Okay guys, so this is the time na mag-a-apply na ako ng aking PWD ID. BantayEah! BantayEah! Okay, so sa mga hindi nakapanood ng aking previous vlog, I was diagnosed with ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hindi to sakit, okay? Hindi to sakit. Yung gamot namin, medyo daw may kamahalan. So para matulungan kami or malessen yung burden ng aming gamot sa ADHD. Now, so hindi siya sakit, bakit siya may gamot? Yun naman yun. Ewan ko, tinatry kong explain base sa aking ano lang. Sa aking pagkakaintindi, okay? So ADHD is not an illness. Parang ano yan, kapag masakit yung ipin mo, di ba kailangan mo maghanap ng gamot, mag-take ng medicine para maibsan yung sakit niya. So, parang hindi siya matatawag na illness talaga yung sakit ng ipin, di ba? So, parang ganun din yung ADHD sa tingin ko. Kasi yung gamot namin, hindi siya parang maintenance, okay? As needed lang siya. So halimbawa, kasi nga medyo uncontrolled yung hormones or yung pagiging active ng aming brain. So, pero hindi naman siya nagiging hindrance sa daily activity namin. May mga times lang na kailangan talaga siyang i-suppress or kailangan siyang i-control nang sa ganun, makapag-concentrate kami sa isang bagay. So, kaya nga as needed lang siya. So, hindi naman talaga siya magiging illness. Hindi naman siya talaga magiging kapansanan. Okay? So, pero ito, according to my constitutional rights, yan, dapat kami may ADHD, may privilege na PWD. So, pupunta ako rin sa PIDAW. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng PIDAW. Okay? Dito sa Bago City, and mag-a-apply ng aking PWD ID. Okay? BantayEah! Okay, so mga kabantayeh, ito pala yung PIDAW. Ibig sabihin ng PIDAW, Persons with Disability Affairs Office dito sa Bago City. So, mabibilong na ako sa ganito. 1 minute 37 seconds later. Okay, so mga kabantayeh, yung advice muna sa akin, may process pa daw siya. So ito, mag-fill up ako ng forms. And then ipapakita ko yung support ko sa City Health Doctor. And babalik ko dito yung papers, yun na agad. BantayEah! Okay, so mga kabantayeh, nandito na ako sa last portion ng aking pag-apply sa PWD. Naghihintay na lang ako ito kasi may ano pa siya. Yun. May patient pa siya. Patient pa tawag doon? Ay, Caribbeano! And, eto na. After this, babalik ka tayo sa PIDAW. Okay? BantayEah. 1 debt to society later. Okay, so mga kabantayeh, we're done na. Napirmahan na ni Doc. Ay, nakuha. And, medyo madami lang siya katanungan. Ay, hindi naman pala ganun kadami. Talagang binasa niya ng mabuti yung referral ni Dr. Talatala, and medyo hindi niya pa nga naintindihan yung sa part ng disorder. So, kinlear ko pa sa kanya yung ADHD, parang ganun. Kasi baka nalito siya sa binabasa niya. And, so ito na nga. Pabalik na tayo sa PIDAW. More or less 1 hour din ako doon. So, BantayEah. Okay, mga kabantayeh, naririnig ko na po ang tunog ng typewriter. BantayEah. 1 pair of pants later. Okay, so sa wakas mga kabantayeh, eto na yung aking PWD ID. Okay, and hindi ko pa alam kung ano yung mga lahat ng mga benefits ng isang PWD, pero itatry natin. Try kong bumili ng kahit ano lang sa prints kung may discount, pero syempre ipapalaminate pa muna to. And then, renewable pala yung PWD ID. So, every 3 years, i-renew siya.
para tingnan kung nandun pa rin yung disability mo. So kapag naputulan ka ng kamay, PWD ka, i-renew mo after 3 years kasi baka within 3 years, sumubo ulit yung kamay mo. Joke! Okay, joke lang. Bantay eh. 298 frozen patties later. Okay, so mga kabantay, hindi na pala ako natuloy sa pagbili ng kahit na ano sa Prince para i-try yung PWD ID ko kasi ang haba ng pila. Next time na lang. Okay, and maybe, hindi ko pa kasi alam talaga yung lahat ng benefits ng isang PWD, pero yung alam ko, yung mga basic needs ata may discount din, hindi ko lang alam kung magkano. Siguro sa next na vlog natin, yan yung itatopic ko, yung mga benefits ng PWD. Pero dito sa sa PWD booklet ko, yan may ID na ako, yon. Sa PWD booklet ko, nakalagay dito yung 20% discount sa mga hospitalizations, dentals, laboratories, medicines, etc. So ang dami when it comes sa health. Pati yung hospitalizations mo, private man and government. So, ganun. Ang daming benefits. Okay? So, yun nga. Before we end, gusto ko palang i-share sa inyo yung feelings ko kanina habang nakapila ko para mag-apply ng PWD kanina. Siyempre, hindi natin maiwasan talaga na parang mahiya. Kasi nai-empathize ko yung iniisip ng mga tao sa paligid. Na siguro nag-iisip sila, ano yung disability nito? No? Hindi mo kasi mahalata talaga eh. Hindi siya halata. Okay? And yun nga, parang gusto natin iwasan talaga na sabihin na disability siya. Okay? And lagi naman nila sinasabi, lalo na ng mga experts na hindi naman talaga siya disability. Disability ba siya? Hindi siya sakit. Ganon yung pagkakaalam ko. So, yun nga, medyo nakakahiya lang, pero you have to go through that para makuha mo yung benefits mo, yung right mo. Abangan nyo yung mga susunod ko pang vlog about sa advocacy ko ngayon, bagong advocacy ko ngayon, yung to spread awareness about ADHD and ang mga magiging learnings ko pa as PWD. Okay? So, bantay eh! Bantayeah!